Hello mga kasosyalan! Welcome to another episode ng The Social Network. This time, na-invite kami ang mga TSN girls sa isang first year law class. Ang nakakatuwa naman kasi, very game naman yung mga estudyante. Panoorin niyo ito at sana mag-enjoy kayo. Galing mag yung memory ko medyo malabo. So, ano po yung talaga? Okay. Ano pangalan namin? Pero sorry po pero may bias ako sa inyo si Attorney Camille. Ay, oo naman, superstar yan eh. Alam ko nga po kung anong frustration niya eh. Mag-artista, PBB, ganoon. Ayun. Anyway, yung tanong ko po, ano po yung nakatulong sa inyo para mas ma-familiarize yung sarili nyo ng mga provision, yung mga dapat pong maalala sa law school po? Ewan ko if it works for everyone, pero para sa akin, nakakatulong kapag may ka-discuss ako. Kasi kami kunwari ni na, kunwari bago mag-class, nag-uusap kami ni na Vivian, ni na Faye, batuhan, yung ganito pala, tatlo pala requirements noon, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, kahit na, hindi ko alam na importante pala yun, hindi ko na-note, pero pag may ka-discuss ka, parang mas nag-sustain sa utak ko. O kasi mahina ako. Super. Ayan, si super mahina talaga ako sa ano. Memorization. Hindi nga ng anak ko, di ba? Binibilang ko pa yun kung ilang taon na siya. Mahina talaga ako, pero understanding. Kaya pag magbasa ako ng case, kailangan may digest na siya. Tulungan naman, so meron mga pre-digest na available. Tapos doon ko susulatan. Tapos later on, pag tinanong, more on parang maalala ko na lang siya. Pero you can parang survive. Kasi kung gusto mo talaga siya, magagawan mo siya ng way. Parang work on your weakness. So now you know na yun ang problema mo. So it's better to improve your understanding of it. Parang may picture. Doon ko na-realize na naalala ko pala siya pag drenowing. Wow! For me, it helps kung parang i-coconnect ko siya sa totoong buhay or sa storya. Tapos parang gagawa kayo ng examples. Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Ganito ba siya mag-a-apply? Oo. Kasi mas magsistick siya eh. So dapat magalit ka pala, Faye. Strong emotion mo, usually. Usually, it helps. Kaya wala akong nakalimutang ex-boyfriend ko. Joke lang. May YouTube po ba? YouTube. Oo, may YouTube kami. The Social Network. Mag-subscribe ka doon, Rodel. Okay po, sige po. Subscribe. At kayo, mag-subscribe. Panoorin yung ads, ha? Kasi alam mo naman, struggling lawyers. Alam niyo po, ano? Yung study schedule mo po. Parang feeling ko po palagi, parang full-time student po, kulang pa rin po talaga yung oras na... It's never enough. Actually, kaya kami believe din sa mga working na estudyante. Kasi kami, full-time kaming tatlo eh, nung law school kami. Pero, ganyan din, parang bakit kahit magdabag na ako nagbabasa, hindi ko pa rin matapos-tapos. Disiplina sa pagbabasa. Paano ba yung schedule nyo? Tuwing gabi lang ba yung classes nyo? Siguro tansyahin nyo, kasi depende yung sa work nyo, di ba? Kasi baka naman parang gusto nyong i-push yung sarili ninyo. Mahirap din yun. Mahirap na kasi na pinagsasabay nyo eh. Mahirap na siya in the first place. Pero siguro, know your limitations. Okay lang naman na hindi madaliin eh. Kasi you're doing something else. Day class. So during gap, dun kami nag-aaral. During break. Pero yung may time na puro evening tayo, medyo hirap kami mag-adjust. Masanay kami mag-aral ng gabi. So I had a staff member from my previous job, an evening law student. We totally support him going to law school. We made an arrangement. 4 p.m. Wala na akong bibigay sa kanya. Wala na akong i-expect. Para makapag-aral na siya. Most of the law professors naman in the evening are quite understanding. But maybe when you're studying for a class, don't try to read the whole damn case. It's not gonna happen, guys. You're never going to finish. May ano pa kayo? May pool, yung digest pool? Malaking tulong yun. Ako, tingin ko kasi kanya-kanya yan. Kasi nga ako, hindi ako mabilis makaalala. So, binabasa ko talaga siya lahat. Ako, mabagal ako magbasa. Kaya,
maaga na ako nagsisimula. Ngayon, kung medyo magaling ka mag-cram, edi, di swerte mo. Ito lang ha, pagpasok nyo ng law school, talagang marami kayong masasakripisyo. Hindi lahat ng gimmick ng mga barkada nyo, masasamahan nyo. Gimmick ba these days? Is it true that it's hard to be in a relationship with a fellow lawyer? Kami ni Vivian, di kami nagka-jowa na ano, na law student or lawyer. So, ibang field po sila? Yan, si Faye. Faye, go Faye. I didn't think it was a negative thing to have a boyfriend who was also in law school. In fact, made it work. It helped. We were there together. Naiintindihan niya the kinds of demands the profession entails. Do you get into arguments po ba? Because he was in a law firm and I was in-house counsel right out of law school. So we try not to discuss work. We consult each other about specific things. But other than that, yung husband ko, ano siya, law graduate, pero hindi pa nag-bar ulit. In terms of yung, kunwari, pag nag-argue kami, yung parang legal, according to the family code, ganyan, hindi naman kami nagkaganunan. Oh, pero sinasabi niya, tandaan mo, abugada. Oh, no. Siguro dahil ang daldal ko, pinapabayaan lang niya muna akong dumaldal. Attorney, during your law years po, ano po yung parang hindi niyo po experience ba? Tinatanong mo? Pinaka hindi makakalimutang experience nung law school. Evidence. Pinatayo ako ng 3 hours. Tapos nag-wedge pass ako tinawag. Ganon sa actual na law school kapag classroom setting na kayo. Nakatayo ka talaga. Nakatayo talaga. Merong prof na either ikaw lang or dalawa lang kayo. 3 hours yung class. Kayong dalawa lang ang kakausapin niya. Pabalik-balik lang siya sa inyo. Tapos lolokohin ka pa. Do you want to continue? Yes, ma'am. Gaganyan ka. Kahit di mo na alam yung sagot. Kasi once na pinaupo ka, tapos na ang chances of winning mo. Yun na yun. Kung nung grade mo at that point, yun na yun. Ako noon, ang hindi naman siya isang experience, pero yung may prof talaga na terror eh. Naririnig ko pala yung takong niya, parang ano, nag-out of body experience na ako. Paano kayo pagalitan? Kunyari wala dito si Professor Eric. Please leave the meeting first. Joke. Pinaka-memorable for me, I think, was yung OLA natin, yung isang OLA case. UP kasi kami, yung OLA doon, Office of Legal Aid, mag-handle talaga kami ng totoong kaso, usually yung mga underprivileged, tinatanggap ng office namin yun, tapos pinapahandle sa mga fourth year, pero under supervision of professors. So, anong experience mo doon, Faye? Ano, ako nag-appear ako sa family court, tapos yung client ko, a minor, and she was handicapped, and filed a case for acts of lasciviousness. After I interviewed her and the parents, it was clearly rape. First time ko na ganun full on, pero sa loob kami ng judges chambers. Doon ko na experience na talaga, ginaguide ako ng judge kasi alam niyang takot-takot ako. Kasi wala talaga akong alam. Syempre gusto mong tulungan yung batang babae. I think one of the things na I took away from that was that when you become older, if you can help out a younger lawyer, mentor mo. Ako na experience ko dyan, i-interviewin mo kasi yung prospective client. Itong matanda, in-interview ko. Basta tinanggal daw siya sa trabaho. Bakit naman po kayo tinanggal? Pumapasok naman po kayo ng nasa oras. Kasi may TV ako. What? Di mo nakakahawa yun? Talagang tumigil yung paghinga ko eh. Ano ba? Puro pa exhale lang yung hinga ko. Sila may pick-up line. Sino ang ano, sa tingin nyo may Havay na pick-up line? Yung kaninang hindi nagsalita. Oo. Si Mark daw. Hindi po pick-up line, pero joke po siya. Joke po na related sa Constitution. Gyms must remain open kasi the Constitution guarantees freedom of the press. Freedom of the bench press. Maghahanap ka na nga lang eh. Yung reaction ni Leia, nakaganyan na siya, parang, oh my God, what is that show over there? Hindi ko pa nag-gets nung una. Habay. Si Jacqueline. A divorced lawyer was attending a wedding when a little boy sitting next to him asked him how many wives a man can have. Sinagot siya ng lawyer, sabi, 16. Tapos sabi ng bata, bakit? For better, for worse, for richer, for poorer. What? Madami-dami nga yun. So, sinerch mo rin yan. Sabi ni Leia, my God, talaga. Leia, si Leia, para sa inyo. Ayan. Okay. Oy, si John. Original po, original. Wow. Kala ko makakante. Kaya nga. Ano si
Arnel Pineda. Exposed up to Loka ba? Kasi ang hilig mo balikan yung nakaraan. Wow. Boom! Kay Camille yan! Yan. Ako na naman ituturo mo. Basta usapang ex. Sana de jure government na lang tayo. Para legal tayo. Wow. Based on experience ba yan? Hindi ba kayo legal na jowa mo? Saan ka nag-undergrad, Mr. John Pineda? UST po. Bakit na lang, hindi mo na pag-aaralin sa UST yung ano mo? Last one po. Hindi ko na talaga pag-aaralin doon yung ano ko. Talaga, alam mo, ito si John, matindi pa nga ngailangan na ito sa credits, ha? Tumo ba maging Bill of Rights ko? Kasi you have the right to be secured. Okay na po, tama na po. Oh, please, tama na. Ikaw lang naman nagbo-volunteer na isa pa. Emphasis on original, ha? Oy, Eric D. Kunang girl na may pick-up line? Si Sophia po, meron. Medyo ano po, SPG. Stop recording ba na ba namin? Article 1 of the 1987 Constitution, ka ba? Bakit? Because I would let you explore my national territory. Galing niya magsalita, no? Sabi mo nga yung sinabi niya. Sakto. Territory. Huwag mo kong materi-teri! Isa lang po meron ako. O, go, Sean. Sana po yung tao parang regalian doctrine. Bakit? Para malaman po ng mga tao, akin ka lang. Ha? Si Charlene, the firefighter. Gusto ko yan. O yan, eh, joke ka ba? Hesitation ka po ba? Bakit? Kasi hindi mo ko pinapatulog ka iisip sa'yo. Alam mo, corny yan. Uy, wala kami sinabi corny, ah. Ikaw ang nagsabi niyan. Meron po akong ready na joke sa Article 1. Hanggang Article 1 lang kayo, no? Article 2 nga. hi, miss. Yeah. Archipelago ka ba? Bakit? Because I would love to plot your baseline curves. Yeah. Ay, oh my gosh, marami-rami ang curves. The curves is like that, not like that. Parang archipelago talaga yung curves namin. They're like the archipelagic waters, like that. Ay, meron pa po. May follow-up po. Matangilig sa follow-up. Are we on archipelagic waters? Ay! Because I would like to assert my right for innocent passage. Sabi lang namin na maganda na gusto nyo mag-law. Madami kayong pagdadaanan, madami kayong experiences. Ngayon kasi, even with the pandemic, our lawyers go to hearings. Always buhay. Si Camille at si Faye, they go to the office to represent your clients when may hearings, ganyan. Being a lawyer is giving good service. Ngayon, yung mga natutunan nyo, first year, nakakatawa. Parang you have those dreams. Sana hindi nyo mawala. Kami, akala nyo, nagjo-joke lang kami, ganyan. TSN being yung pag-vlog namin, it keeps us sane. Madami kami ibang ginagawa, but lawyering is part of us. Meron kaming contemporary, 2 years younger sa amin. First year law school niya, first semester after Pro B, bad grades. So inong kami ng beers sabi, tapos parang just talk to him na laban muna. Kasi freshman year pa lang eh, talagang maraming pagdadaan. So sa awa ng Diyos, no? Professor siya sa Tokyo. He's based in Singapore also. Ay, may meet ni, Roland. At yun na nga natatapos itong episode na ito. Yung mga estudyante kausap namin, malamang wala rin silang natutunan. So, hindi ako nag-expect na may natutunan.